Namataan sa Taal Volcano Island at ilang lugar sa Batangas ang haze at volcanic smog ovag ayon sa Taal Volcano Observatory. Para sa detalye, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul. Ace, ayon sa Taal Volcano Observatory, factor daw kasi yung napakabagal na takbo ng hangin sa himpapawid kaya natatrap doon yung sulfur dioxide o asupre, dahilan kaya nabubuo yung volcanic smog o vag. Nanlabo ang paligid sa downtown ng Lipa City tanghali kanina dahil sa kapal ng haze at volcanic smog o vag mula sa bulkang Taal. Hindi tuloy makita ang Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. Mahamog din kahit sa Star Tollway. Kita rin ang makapal na hamog mula sa Batangas Port. Kuhaya ng isang pasahero na patungong Pantalan kaninang mag-aalauna ng hapon. Sabi ng Taal Volcano Observatory, patuloy sa degassing activity ang bulkan. Sa northern areas po ng Taal Volcano Island, from our survey kanina, may naitala po kaming sulfur smell that is potentially vag. So dito po sa mga northern areas, posible po ang vag. Then sa other areas po ay maybe haze po ang nakikita natin. Puting-puti lang ang nakikita sa lawa ng Taal at hirap maaninag ang bulkan ng ilang taga-barangay ng Kaan, Mataas na Kahoy, Batangas. Wala naman silang naaamoy na asupre. Sanin mo kung di sa bulkan, pagkakaumaga lang may konting usok, pero puti. Mawawala na huwag siya. Sa Tanawan City, Batangas, kita rin sa himpapawid ang puting usok. Ayon sa ilang residente roon, wala silang naaamoy na asupre pero may nararamdaman silang iritasyon sa lalamunan at mata. Should the volcano po degas more on the following hours, at kung may maaamoy po ang tao na medyo nakakasulasok na amoy, sulfuric odor or medyo irritation po sa nose and throat, potentially vag na po ito. Mabagal lang daw ang takbo ng hangin sa himpapawid, kaya natatrap dito ang sulfur dioxide. Hanggang 0 to 1 meters, 1 meter per second lang ang hangin natin sa loob, sa napaloob ng Taal. So since maaraw din, nasususpend yung particles and potentially sulfur na nasa paligid. Payo ng otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkang Taal na maging alerto anumang oras at magsuot ng face mask kung kinakailangan. Ayon sa FEVOX, walang pagputok o phreatic eruption na nangyari, pero may mahinang pagyanig sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Alam mo Ace, kahit pa nga rito sa Batangas City, simula kaninang umaga hanggang tanghali, kapansin-pansin yung hazy surroundings, wala naman daw dapat ikapangamba ang publiko dahil nananatili lamang sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.